Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Magandang araw po Sir Caspar, at pati na rin sa lahat ng nakikinig. Ako po pala si Jason, at gusto ko lamang ibahagi itong karanasan ko nang minsan ako magtrabaho bilang bantay sa isang lumang bahay. Nangyari po iyon noong kakagraduate ko pa lamang ng high school. 16 na taong kulang ako noon at nangangailangan ng mapagkakakitaan. Malapit na kasi ang panahon ng pag-enroll sa kolehiyo. At kung hindi ako makakaipon ng pera pampaaral sa sarili, ay hindi ako makakapasok. Gusto ko kasi sanang maging guro at may iahon ang aking pamilya sa kahirapan. May 5 pa akong kapatid kaya hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko na kahit pang ulam lang sa araw-araw ay nahihirapan pang kitain. Magsasaka ang tatay ko at lagi niya akong sinasama sa trabahong bukid kaya batak ako sa trabaho. Si nanay naman, labandera. Laking pasalamat ko nga na tinulungan nila akong makatapos ng high school. Kaya napagdesisyonan kong ako na ang magdusto sa sarili kong pag-aaral sa kolehiyo. Marami akong inaplayan. Waiter sa kainan, baggage boy, delivery boy. Pero dahil minor de edad ako at 16 pa lang ang edad, hindi nila ako tinatanggap. Hanggang sa isang hapon ay ipinakilala ako ni tatay sa isang lalaking naghahanap ng makakasamang magbantay sa isang bahay sa isang liblib na lugar malapit sa amin. Sabi niya, ilang araw na rin siyang naghahanap ng makakasama. Pero halos lahat ng nakakausap niya para magtrabaho ay tumatanggi. Pwede po ako? Sabi ko. Tinitigan niya ako. Parang sinusukat. Medyo malaki rin naman ang pangangatawan ko. Pwede nga akong mapagkamalang nag-gym. Dahil sa malabatong mga braso at dibdib na bunga rin ng pagtatrabaho sa bukid. Malaki ako para sa edad kong 16. Ilang taon ka na, Totoy? Medyo matagal bago ako sumagot. Kung sasabihin ko ang totoo, baka hindi niya ako tanggapin sa trabaho. Nagsinungaling ako. 18 na po, sabi ko. Tumango-tango ang lalaki. Ipinaliwanag niya sa akin ang gagawin. Magbabantay ng bahay sa loob ng isang buwan. Maglilinis araw-araw. Magkukumpuni ng mga dapat ayusin. Tapos ay, iyon na yan. Ganun lang kadali. Mataas din ang sahod na alok niya para sa napakasimpleng trabaho. Kaya umuuna agad ako. Kinamayan niya ako at saka kinamayan niya rin si tatay. Bukas, susuntuin kita sa inyo. Sabi niya bago umalis. Maaga akong nag-impake ng gabi na yon. Halos hindi rin ako nakatulog buong gabi. Kakaisip kung ano bang aabutan kong trabaho sa bahay na babantayan namin. Siyempre, unang beses kong malalayo kila nanay at tatay ng matagal. Dumating si Manong Arnel alas 8 ng umaga. Nakatricycle at sa itas nito ay 2 sako ng semento. Ikinarga ko ang dalang bag at sumakay na. Medyo mahabang naging biyahe. Inabot kami ng 1 o lampas pa. Malubak ang daan. Bawat metro ay tila ba may mga nakausling bato na pinapatalon ang tricycle namin kapag nadaan. Makapal ang mga puno sa magkabilang bahagi ng daan
Halos walang bahay na makikita. Parang ghost town sa gitna ng gubat. Alas 9.30 kami nakarating sa gate ng bahay. Nakakapagod ang biyahe kahit nakasakay lang ako sa loob. Pinagtulungan namin ni Manong Arnil ang dalawang sako ng semento. Ipinasok sa bodega katabi ng bahay. Pagkatapos ay pumasok na kami. Malaki ang bahay. Para mga lumang bahay na matatagpuan lamang noong panahon ng mga Espanyol. Dalawang palapag na gawa sa kahoy. Halatang alagang-alaga ang bawat sulok at kanto. Sa sobrang linis ay hindi mo mahahanapan ng kalumaan ang mga kahoy na bumubuo sa bahay. Itinuro sa akin ni Mang Arnel ang kwarto na tutuluyan ko. Malaki ang kwarto. Mas malaki kisa kwarto ko sa bahay. Inilagay ko sa mga kabinet ang dalang damit. Humiga sa malambot na kotso ng kama. Muntik pa nga akong makatulog sa sobrang komportable ng higaan. Parang parihabang ulap. Buti na lang at tinawag ako ni Mang Arnel mula sa kusina. Kakain na raw. Adobong manok ang ulam. Sumandok ako ng kanin at agad na nilantakan ang nakahain. Ilang minutong walang nagsasalita sa amin ni Manong Arnel. Tanging mga kalansing lang ng kutsara, tinidor at plato at ang pagmuyan ang maririnig. Parehas kaming gutom dahil sa biyahe. Nang matapos kaming kumain ay tsaka lang ako kinausap ni Manong Arnel. Hindi ka 18, bigla niyang sabi. Nabigla ko sa sinabi niya. Hindi ko alam na malalaman niya kaagad na nagsinungaling ako para lang matanggap sa trabaho. Naisip ko na baka pauwiin niya ako. Huwag kang mag-alala, Jason. Tatanggapin pa rin kita sa trabaho. Pero ayaw ko na sanang maulit pa ang pagsisinungaling mo. Mas mabuti nang may tiwala tayo sa isa't isa. Nakikita ko naman na kwalipikado ka. Halatang sanay ka sa mabibigat na trabaho. Ang mga tulad mo ang hinahanap ko. Swerte mo lang na wala akong nahanap. Kung hindi ay hindi talaga kita tatanggapin dito. Sabi ni Manong. Pasensya na po Manong. Kailangan ko lang talaga ng makukuna ng panggasto sa pag-aaral. Sagot ko. O siya, sige. Iligpit mo na itong kinaina natin. Pagkatapos mong maghugas, sumunod ka sa bodega. May gagawin tayo. Sinunod ko ang sinabi niya. Dumaan ang mga araw at medyo nagkapalagaya naman kami ng loob ni Manong Arnel. Madalas na siyang magkwento. Minsan pa sinasamahan ko siyang uminom sa sala ng bahay habang nakikinig sa radyo na walang katapusan ang pagpapatugtog ng mga lomang love songs. Okay din ang trabaho. Halos araw-araw kaming naglilinis ni Manong. Kahit wala namang dumi o alikabok sa buong bahay. Sabi ni Manong ito raw ang utos ng mga may-ari. Bawat sulok o kanto, lahat ng kasangkapan sa bahay, mga upuan, bangko, mga lumang baso na mas matanda pa yata sa akin, lahat yan, nililinis namin araw-araw. Makintab na ang saig na halos makita ko na ang sarili ko sa sobrang linis. Walang matatagpo ang gagamba sa kisame. O kahit singit ng upuan wala kang makikitang alikabok. Madalang naman daw umuwi ang may-ari. Kaya bakit pa kailangan maging sobrang linis ng bahay? Tanong ko sa aking sarili. Bawat linggo ay lumuluwas kami sa bayan para bumili ng mga pagkain at iba pang kakailanganin namin sa bahay. Yun lang ang pagkakataon ko para lumabas sa bahay. Ewan, kahit walang pong trabaho ang pinasok ko ay pagkaramdam ko. Nakakulong ako sa bahay.
maghahapong maglilinis ng bahay na wala namang dapat linisin pa. Wala man lang mapaglibangan. Ang tanging tao lang na nakakausap ko ay si Manong Arnel, na maayos lang atang kausap kapag lasing. Buti na lamang at mataas ang inaasahan kong bayad, kaya kahit bagot na ako, ay nananatili pa rin ako. Sayang naman. Napansin ko na may mga kakaibang larawang nasa dingding ng bawat kwarto ng bahay. Isang magandang babae na nakangiti. Sabi ni Manong Arnel, siya raw ang orihinal na may-ari ng bahay at apo niya ang mga taong nagbabayad sa kanya para bantayan ang bahay. Naisip ko lang isang beses, bakit kailangang bantayan ang bahay? Sino ba ang banta ng bahay na kailangan pa ng dalawang taong magbabantay at maglilinis dito araw-araw? Hindi ako makatsyempo na itanong ito kay Manong Arnel. Gusto kong malaman kung ano ba ang bahay na ito at anong mga sekreto ang tinatago nito. Kaya inabangan kong malasing si Manong Arnel. Mas madaldal kasi siya kapag lasing. Mas makwento. Sigurado malalaman ko lahat kapag nakikipag-inuman ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi pagkatapos kumain ng hapunan. Pagkatapos kong magugas ng mga pinggan, ay naaputan ko si Manong Arnel sa sala ng bahay. Nakaupo habang walang humpay sa pagpapausok ng sigarilyong nasa bibig. May dalawang upos na sa astre. Ang bilis niyang manigarilyo. Katabing astre ay isang bote ng beer na walang laman. At isa pa na halos paubos na. Naupo ako sa bangko sa harap ni Manong Arnel. Iniabot niya sa akin ang isang bote ng beer. Pinuksan ko ito at agad na tinungga. Gumuhit sa lalamunan ko ang napakalamig na beer. Itanong mo na ang itatanong mo sa akin. Sabi niya, sabay inom ng tirang beer na nasa bote. Kumuha ulit siya sa case na nasa tabi at saka binuksan ito. Alam niya na nagiging interesado na ako sa istorya ng bahay na binabantayan namin. Ano po yun, Manong? Maang-maangan ko. Huwag ka nang mahiya, Totoy. Lahat naman kayong nakasama ko dito eh, gumagana ang kuryosidad habang dumadaan ang mga araw. Siyempre, kakaiba nga naman sa mga normal na trabaho ang ginagawa natin dito. Magbabantay lang, maglilinis, tapos ay kikita na ng malaking halaga pagdating ng katapusan ng buwan. Tulad mo, lahat ng mga nakasama kong nagbantay dito sa bahay na ito ay nagtanong din sa akin kung sino nga ba ang may-ari ng bahay na ito. Pero gustong gusto kita, Totoy. Kaya nga in-extend kita. Tinitigan ko siya. Pwede niyo po bang ikwento kung bakit natin ginagawa ito, Manong? Tanong ko. Tinungga niya ang beer na hawak. Isang inuman lang at naubos ang laman ng beer. Pagkatapos ay inilapag niya ang bote sa mesa. Dumigay at saka humit-hit buga sa sigarilyo. Nakita mo naman siguro ang mga larawan na nakakalat sa bahay. Tumango ako. Yun ay si Apo Leonora. Miyembro siya ng samahan na tinatawag nilang ikalawang katipunan. Binubuo ng mga babaeng babaylan na naghahanap at pumapatay sa mga aswang na nasa probinsya natin. Halos 20 ang miyembro nila. At isa si Apo Leonora sa mga pinakamagaling na katipunera. Siya lagi ang natutukan sa mga delikadong lugar kung saan kailangan nilang atakihin ang mga kuta ng aswang na may lampas 10 bilang. Siyempre, kumpleto sila sa mga armas, asin, bawang, buntot-page at mga banal na sundang na ilang buwang
binabad sa banal na tubig sa simbahan bago gamitin sa labanan. Lahat ng ito ay sinasabing epektibong panlaban sa mga aswang na gumagala noon at pumapatay ng mga tao noong panahon ng Espanyol. At isa sa mga kuta na sinasabi nilang pinamamahayan ng mga mababangis na aswang ay ang lumang bahay na ito. Napalunok ako sa narinig. Hindi ko inalis ang atensyon ko sa ikinikwento ni Manong Arnel. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari. Tinungga ko ulit ang mer. At nagpatuloy sa pagkwento si Manong. Ayon sa kwento, 15 silang katipunera ang sumugod sa lugar na ito. Dala ang mga armas at sulo, ay sumugod sila tanghali ng umaga. Na madalas na oras ng pagpapahinga ng mga aswang. At tama nga ang desisyon nilang sumugod ng tanghali. Naabutan nilang walang bantay sa labas nitong bahay. Tulog lahat sa loob. Agad nilang sinugod ang bahay. At matagumpay naman nilang nagawa ang kanilang misyon. Halos lahat ng aswang na nakatira dito sa bahay ay nagawa nilang supilin at itaboy palayo. Parang katayan ang eksena sa loob nitong bahay. Nagkalat ang mga putol na katawan, kamay at pakpak ng aswang. Siyempre, may ilang nasugatan din sa mga miyembro ng ikalawang katipunan. Pero wala namang malubhang na pinsala. Pagkatapos ng inkwentrong iyon ay halos wala nang natirang aswang sa bayan na ito. Kung meron man, siguradong nagtatago ang mga ito sa takot na baka mahanap din sila ng ikalawang katipunan. Naisipan nilang sunugin itong bahay sana kasi may dala silang sulo. Pero iilan sa mga katipunera ay tumutol kasi sayang daw. At dahil nga si Apolionora ang naging susi sa tagumpay ng misyon, iginawad sa kanya ang bahay na ito. Simula noon, siya na ang naging may-ari ng bahay na ito. Ubus na ang beer na iniinom ko. Nakatingin ako kay Manong Arnel na parabang may sinabi siyang makapagbabago ng buhay ko. Siguro nga ay nakanganga ako sa pagkakataong iyon. Nang makita niya sigurong ubos na ang iniinom ko, ay nag-abot siya ng isa pa. Agad ko naman itong kinuha at walang pagdadalawang isip na tinungga. Kung ganoon pong nangyari na naubos na lahat ng aswang sa bayan na ito, bakit po ba natin binabantayan ang bahay? Tanong ko kay Manong Arnel. Hindi pa tapos ang kwento. At ipangako mo sa akin na sa oras na marinig mo ang buong katotohanan, hindi ka basta na lang aalis at uuwi sa pamilya mo. Ipangako mo na tatapusin natin ang trabaho nating bantayan ang bahay na ito. Sabi niya sa akin. Pangako po, sagot ko naman. Inubos niya ulit ang laman ng beer na iniinom bago nagpatuloy sa pagkukwento. Nang mawala ang banta ng mga aswang sa bayan natin, siyempre, natural lang na nabuwag ang samahan ng katipunan. Wala na silang kailangang patayin pa, kaya nagkanya-kanya na sila sa buhay. Dito lumaki si Apolionora, nag-asawa at nagkaroon ng tatlong anak. Masaya ang buhay. Pero isang gabi ay nagulat sila nang biglang sumugod ang hindi inaasahang bisita. Isa sa mga aswang na nakaligtas noon ay bumalik upang bawiin itong bahay. Mag-isa siyang sumugod, pero hindi niya kaya si Apolionora. Nagawa niya itong itaboy palayo. Sugutan ng aswang na lumipad pa itaas. Pero bago ito makaalis ay nagbanta ito kay Apolionora na lagi itong babalik upang mabawi ang kung anumang pagmamayari nila. Yun na ang simula ng pagbabantay sa bahay. Tuwing huling linggo ng Mayo ay bumabalik ang aswang na iyon. Taon-taon na parabang walang kapaguran. Kahit na isang beses ay hindi man lang ito nagtatagumpay sa balak na pagbawi nitong bahay. Hanggang sa naipasa ang tungkulin sa anak ni Apolionora
hanggang sa apo at umabot na sa apo sa tuhod na kasalukuyang may-ari nitong bahay. Pero dahil hindi sila marunong pumatay o kahit tumaboy man lang ng aswang, inarkila nila ang serbisyo ko para magbantay sa bahay. At simula noon, halos 10 taon na ang lumipas ay ako na ang naging bantay sa bahay na ito. Pagkaramdam ko nga, ako na ang may-ari nito, na kahit siguro isakripisyo ko ang buhay ay gagawin ko, magawa ko lang ang aking tungkulin. Sa susunod na linggo, susugod ulit ang aswang na iyon at dapat maging handa tayong dalawa. Mahabang kwento niya. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Siguro dapat hindi ko na lang inalam. Ilang minutong nanatili ang katahimikan sa aming dalawa. Walang gustong magsalita. Ako ang unang sumira sa katahimikang ito. Hindi po ako marunong makipaglaban sa aswang. Wala po akong karanasan doon, Manong. Tumawa siya. Huwag kang mag-alala, Tutoy. Ako naman ang kasama mo. Ako ang makikipaglaban sa aswang. Kailangan ko lang na makakasama dahil tumatanda na rin ako. At hindi na ako kasing galing noong unang taon akong nagbantay sa bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kahit medyo may tama ako ng alak ay paikot-ikot ako sa kama. Iniisip kong kung anong klaseng trabaho ang napasukan ko. Dumating ang gabi na pinakaayaw kong dumating. Bilog ang buwan. Alas 6 pa lang ay nagsara na ng mga pinto at bintana si Manong Arnel. Pagkatapos naming magkapunan ay isinama niya ako sa bodega. Binuksan niya ang malaking lumang baol na siguro ay mas matanda pa sa lolo ko. Mula rito ay inilabas niya ang 2 buntot pagi na kasing haba ng mga pamingwit ko sa bahay. Inabot niya rin sa akin ang maliit na bote na naglalaman daw ng holy water. Ito ang magiging armas natin. Wala tayong banal na suntang pero may asin at bawang tayo. Wika niya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang maliit na bag na naglalaman ng asin at isinabit ko sa leeg ko ang bawang na pangontra. Ayan, handa na tayo, sabi niya. Pumasok na kami, naghintay. Simula 8 hanggang sa magmamadaling araw ay nakaupo lang kami sa sopa. Naghihintay sa pagdating ng aswang. 3 narinig na namin ang malakas na pagaspas. Agad na tumayo si Manong Arnel. Ako ang unang lalabas. Susunod ka sa akin para alalayan ako sa laban. Wika niya at tumango ako. Paglabas ay agad na sinugod ni Manong Arnel ang pababang aswang. Nakakatiri ang itsura ng aswang. Sobrang kulubot at itim ang balat nito na parabang nasunog ito sa araw. Magulo ang mahabang buhok. Halos lumuha ang kulay pulang mata na tila ba umiilaw sa dilim. Maugat na pakpak at mga kukong kayang yumakwak ng laman. Napako ako sa kinatatayuan sa sobrang takot. Pero sumugod na si Manong Arnel nun. Iwinasiwas ang mahabang buntot pagi. Pero mabilis ang aswang. Agad itong naiwasan at siya naman ang sumugod. Itinulak niya si Manong Arnel. At para itong laruan na tumalsik sa mga kumpol ng puno. Doon na ako natauhan. Kailangan ni Manong Arnel ng tulong. Natatakot ako. Pero pareha kaming mamamatay kapag wala akong ginagawa. Kaya sumugod na rin ako. Nakatalikod ang aswang. Para bang ninanamnam ang pagkapanalo sa matagal ng kalaban. Hinampas ko ang buntot ng pagi sa likod ng aswang.
Sumirit ang natunaw na balat ng aswang. Sumigaw ito ng nakakabinging sigaw na muntik nang sumira sa tenga ko. Pagkarap ko sa aswang matapos magambala ng nakakabinging sigaw, ay nakita ko na pasugod na ang aswang. Sinampal ako nito sa mukha at naramdaman ko ang matalas na hapdi sa bisngi. Tumalsik ang dugo sa balikat ko. Napaatras ako. Pero hindi pa tapos ang aswang. Akma sanang sasaksakin niya na ako nang matatalas na koko nang bigla kong narinig ang hagupit ng buntot page. Naputol na para bang sanga ang ulo ng aswang. Tumalsik muna ito sa ere bago bumagsak sa lupa kasabay ang katawan. Ilang sandali pa ay nakita kong parang unti-unting nagiging alikabok sa hangin ang katawan ng aswang. Naglalaho sa simoy ng hangin. Salamat po, manong, sa pagligtas sa akin. Nagsinti ng yosi si Manong. Sabay kaming pumasok at sabay din na naggamot sa mga sugat na tinamo namin. Tapos na, sabi ni Manong. Ano po? Tapos na ang lahat. Sa dinabi namin ng taon ng pagbabantay ko ay nagawa ko ng mapatay ang aswang. At dahil iyon sa tulong mo, Jason, maraming salamat. Inilahad niya ang kamay. Kinamayan ko ito na parang isang tunay na lalaki. Matapos na ang dalawang buwan ay natapos na rin ang trabaho ko. Sinobrahan ng may-ari ang bayad sa akin dahil daw nagawa naming patayin ang salot na aswang. Bonus na lang daw iyon. Umuwi ako at nag-enroll sa kolehiyo sa kursong education para sa pangarap. Wala na akong narinig pang balita tungkol kay Manong Arnel. Hindi ko na siya nakita kailanman. Wala na rin akong balak na dalawin ang bahay na iyon para lang pagbigyan ang sarili. Kumraduate ako sa kolehiyo sa pagpupursige. Nag-working student ako. At sa awa naman ng Diyos ay napasa ko noon ng exam. Nakahanap ako ng trabaho, nag-asawa. Pero may tanong pa rin sa sarili ko na hindi ko masagot-sagot. Sino ba ang may karapatan sa dalawa? Una sa tama. Ang apo Leonora ba na pumatay sa mga aswang na naging salot na sa buong bayan dahil lang sa bilang nila? O ang aswang ba na pinatay namin na gusto lang namang mabawi ang ari-arian na dating pangmamay-ari nila? Sa inyong palagay, mga kaswang, sino sa kanila ang may karapatan sa bahay na iyon? Ang apo Leonora ba o ang aswang? Sana ay masagot ninyo at maliwanagan ako. Pero okay lang kung hindi. Siguro nga ay kalaunan ay malalaman ko rin ang sagot. Pero sa ngayon, ito lang muna ang kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyo, mga tagapakinig. At maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Jason ng Samar.